I beheld when he opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell down to the earth, even as a fig tree casteth her lightning things, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bond man, and every free man, hid themselves in the lands and in the rocks of the mountains. And said to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Let thee go. And the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Well, let's pray. Maraming salamat sa mga salita niyo. Medyo malaman, Panginoon, ang tatakin ngayong hapon, Panginoon. We pray na maintindihan, at least mga bata, yung basics nito, Lord, and yung implication din po, Panginoon, sa aming buhay. Magamit sila po yung bata, Panginoon, makita nila na kayo may mag-judge, kayo dating muli. At usaga ng mga hindi ligtas, mga ligtas, Panginoon, ay may kita namin dito. Ano yung gagawin nila na amin, Panginoon, sa end of days. We pray na kayo pong paunawa sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapun na po. Okay, Ayesha, ano ba? Zeus, Ken, Jerusalem, Elijah, saka Roda, Rodaisel. Ay, ito na pala. Rodaisel. Sino ulat mo pa? Okay, gusto nyo ba mag-aaral ng Bible? Gusto nyo mag-aaral ng Bible? Ano yung Bible ulit? Hindi, ito yung Bible, salita ng Diyos. Okay? So, medyo mag-aaral bata na mo kayo. Okay? So, medyo bigyan natin sila ng ano na. So, mga bago to. Sino pinakamatagal lang umatin dito? Bukod kay Amel. Si Amel, makulit pa rin eh. Sa edad na eh. Mga bago na to talaga, no? Si Reg. Ito, si Narain na lang. Tsaka si Amigo. Si ate mo. Bahay pa? Pupunta ba? Hindi. Okay, ito yung Bible. Ano ba yung Bible? So, hindi pangkaraniwang libro ito. Okay? Ito yung salita ng Diyos. Ewan ko, hindi pa siguro kayo nagsulat ng, ano, no? Ng buhay nyo. Nagsulat na ba kayo? Paragraph lang yung sulat nyo, mga bata, di ba? Sinong grade 4 na dito pataas? Ayan, nagsulat na ba kayo ng team paper? Nagkakwento na ba kayo? Nagsulat na kayo ng team paper? Hindi pa? Anong grade ba yun? Grade 6? Grade 4, di ba? So, madali ba magsulat? Hindi, di ba? Hindi madali yan. Kasi, lalo daw pag nag-iisip ka. Yung mga hindi nag-iisip, madali lang sa kanila yun. Yan sabi nila eh. Makinig na. Makinig. Ba't may laruan ka? Laruan ba yung dala niya? Makinig, magkakwento ako ng isang oras. Kaya, makinig lang. So, ito yung salita ng Diyos. Hindi basta ba sinasulat dito. Lahat may kinalaman sa nangyari in the past, mangyayari in the future. Alam nyo na yung future, di ba? Hindi pa nangyayari. So, in the future, lalaki na kayo, di ba? Pero hindi nyo alam yun. Hindi tayo sigurado. But, maaaring kunin kayo, di ba? Yung kailan lang, funeral kami sa baby. Baby pa lang, matay na. So, posible yun. Meron din akong kaibigan. Sinong grade 5 dito? Grade 5. Grade 5. Grade 4 ako. Yung kalaro ko, grade 5. Matay. Alam ko parang nagkasakit lang. So, hindi nyo din alam ang future, di ba? Pero ang Bible, alam nyo yung mangyari sa future. So, pag alam mo yung future, meron kang, advance ka. Kasi alam mo yung mangyayari. Pwede mong paghandaan. Amen?
Okay, lagi sinasabi sa mga magulang nyo, mag-aral kayo mabuti, mag-aral kayo mabuti. Kasi hindi nyo alam ang bansa nyo, di ba? Naasal pa kayo pag pinapatapos yung lesson nyo, pumasok ka, mag-aral ka, di ba? Para saan ba yung mag-aral? Para tayo. Para ano nga? Pag natuto ka na, para di maloko. Pwede yun. Para daw hindi maloko. Saan mo kanina? Oh, maanda kasi ng... Anong magagawa ng pinag-aralan mo sa kinabukasan? So, madalas sa hindi, tama yung sinabi ni Miguel, no? Parang hindi ka maloko. Pag matalino ka, hindi ka basta maloko. Tama yun. So, kinabukasan siguro sinasabi natin, mga, pag magkakaroon tayo ng trabaho, di ba? Pag hindi ka nag-aral ng mabuti, ito, Arnel, ha? Pakinggan mo. Si Jeremy. Pag hindi ka nag-aral ng mabuti, maloloko ka. Walang magandang trabaho, mahirap maghanap ng trabaho. So, lahat ng trabaho, kailangan ng skills. So, pag hindi mo alam yan, hindi ka marunong, sino mong gustong magbayad sa'yo, di ba? Ganakaw ka ba? Siyempre, hindi. Pero kung magaling ka, masipag ka rin, tapos may skills ka pa, kahit magkano kailangan mo, papagawa ko yung bahay ko, babayad yan ang tao. Amen? Anong gusto mong maging paglaki, si Ashley? Yun, doktor. Si Reden, anong gusto maging paglaki? Sundalo. Si Prince. Sundalo din. Sana manatili kayo sa church, ha? Si Aaron, anong gusto mo paglaki? Sundalo ka din. Nathan. Anong gagawin mo sa kumpanya? Anong trabaho? Ha? Manager, sabi nga lang yun. Si Ezequiel. Ha? Anong gusto mong trabaho? Iniisip mo na ba yun? Dapat iniisip nyo yun. Ano yan? Ha? Singer. Singer. Tatandaan ko yan, ha? Si Miguel. Miguel. Ha? Chef. Si Ezequiel. Anong gusto mong trabaho? Wala. Si Peter, ano? Ikaw? Ano? Ha? Ha? Lakas mo! Ay, hindi palengke to. Dito palengke. Peter? Business? Anong business? Dito po gawin yan. Si Hannah. Doktor ng ano? Ikaw pala, doktor ka ng ano? Ha? Ano yung ginagamot mo? Mga bata, mga matanda? Sa utak, sa mata, sa ilong, may ganun eh. Hindi pa naisip, no? Okay. Joshua? Engineer ng ano? Electric, electronic, ha? Chemical. Inigo? Sundalo ka din? Si Rin, ano? Piloto ng ano? Si Jeff? Police? Si Ring? Ha? Sundalo ka din? Si Min? Sundalo din. Gaya-gaya na kayo eh. Si Ayesha? Doktor ng ano? Sumingay. Hindi pa alam. Basta doktor, di ba malamang bata. Ganyan. Si Zeus. Sundalo ka din. Si Rodaisel. Ha? O, si Ken muna, si Ken. Nang ano?
Sa mata, sa ilong. Sa puso. Okay. Cardio. Si Elijah. Tulis. Si Jerusalem. Ano ni Jerusalem? Jeru. Sundalo din. Ikaw. Tulis na lang. Okay. Sa ako nababasagin yung... Kaplin. Si Flame, lalang na. Flame. Malakas ka bang asal eh, no? Anong gusto mong ano? Comedian ka ba? Ano? Sino mga malakas mong asal? Ano? Dapat iniisip nila yung mga bata. Sino? Okay. Huwag ka tayo napunta doon. Kasi dapat nag-aaral tayo. Shhh! Okay, yung hindi gusto makinig, umuwi na lang. Sinong gustong umuwi na lang? Wala pala eh. Ba't kayo nag-iingay? Ba't ako napunta sa patabaho? Sa future, di ba? Salamat. So, di mo alam kung mangyayari yun, pero pinaplano mo, di ba? Pag alam mo, kunwari, magaling ka sa... Ito, maganda to, kunwari, gusto yung mag-doktor, mahal yan eh. Kung wala kayong pambayad, medyo mahirap. Okay? So, pero mayroon namang ibang ano. So, pwede ka rin naman pala mag-work. Ano doon? Student. Ano? Ha? Working student. Government loan, pwede na ngayon? Kailan lang? Ngayon lang? Sino nagpasa? Talaga? Tapos, pwede mag-abroad, hindi? Hindi. Okay yan ah. Ayun, pwede na. 10 years lang. Pwede na, di ba? Utangin mo lang. Mag-aaral ka. Pag hindi ka nakapas, ha? Okay, ano? Masalahin ka. So, yeah, maganda, ano? Ashley, sa magaling ka ba sa science? Saan ka magaling? Sa math. Si Hannah, saan ka magaling? Ito, magaling magkabisado to eh. Pwede yan sa doktor, di ba? Bisaduhin mo yung mga gamot, tapos manghuhula ka ng gamot. Okay, ito yung mahal, ito yung bilhin mo. Okay, so yan mga bata. Game na tayo. So makinig lang kasi, medyo ba kayo sa klase nyo? Bagay kayo online, you know? Ang hirap. Puro minsan ng mga bata. Itong mga anak ko nga, parang hindi ko alam, nag-aaral pa eh. Nakahiga. Nag-aaral, nakahiga. Asa kama, tama ba yun? So, okay, so maganda, mag-aaral kayo para malaman niyo yung future niyo, maiset niyo ng maganda. Pero, ganun din sa Bible. Kaya inaaral din yung Bible, pag alam yung alam ng Diyos, alam mo yung gusto mangyari ng Diyos, ano yung dapat mong gawin, according to God, nakapaghanda ka. Katulad mo, sinayin namin yung kaligtasan sa inyo, yung iba, hindi na-sharean dyan. Iba, na-sharean din, pero tinanggihan. Diba, Prince? Makamot ka, mayroon pa intindihan. Diba, pag alam mo yung mangyayari, advance na advance ka. Diba, may mga pelikulang ganun eh. Obviously, hindi mangyayari na alam mo yung future in detail. Okay? Pwede pag-aaral natin, parang ganun eh. Yung sapat lang, yung ibang details na kailangan natin malaman. So, yun, yung pelikulang nalaman niya ano, future. Anong gagawin mo pag alam mo yung future? Saya. Ha? Kaya daw naniniwala dyan, talaga sabi ko sa'yo. May mga nanguhula. Sa Quiapo, may mga nanguhula dun eh.
O, magbayad ka ng 50 pesos, huhulaan ko future mo. Di ba, yung mga ganyan? Paano mo nasabi hindi totoo yun? Kasi kung totoo yun, edi tumaya na siya ng loto, di ba? Ganun kasimple yun. O, nakikita niyo yung future, ito yung tatama, o di tayaan niya yun, di milyonaryo ka. So, walang nakakita ng future in that sense, okay? Pero sinasabi dito, nakikita to, nasa Bible to, pero hindi yung detail, okay? Tsaka yung kailangan lang nating malaman. So, medyo mabigat kasi ito eh. Nasa na ba tayo kanina sa Bible? Hindi, describe ko kanina. So, pag alam mo, mga bata, yung kalooban ng Diyos, okay, yung plano ng Diyos, advance ka, lamang ka sa iba. So, yung kanina shinare ko sa inyo, Jeff, sumuwi na lang. O, mag-stay, makinig. So, pag alam mo yung gusto ng Diyos, lamang ka. Siyempre, gagawin, i-align mo yung buhay mo dun. Kung ang gusto pala ng Diyos, ay magpakabait yung mga bata, tapos yung hindi mabait na bata, ano, mapahamak, diba? Anong gagawin mo? At di pwedeng lokohin ng Diyos. Na yung nanay mo, naloloko mo, ang Diyos pala, di mo maloloko. Maloloko ka ba? Hindi na rin, okay? So yun lang simpleng ano ko, pag alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung mangyayari, alam mo yung gusto ng Diyos, alam mo yung ayaw ng Diyos, lamang ka, okay? Yun ang inaaral natin dito. So pero dito, medyo heavy na tayo kasi nasa Revelation, ito yung mangyayari, natapos tayo sa chapter 1, introduction lang yun, chapter 2 and chapter 3, yung mga churches dati. Nakita natin kung ano yung mga churches dati. Yung churches, galang ganito. Okay? So, merong expected ng Diyos atin. Magtrabaho tayo. So, pero sila, nagkakaroon sila ng problema. Bakit? Ano yung mga naging problema ng iba doon? Yung iba, nakakalimot. Yung iba, nagpasarap na lang sa buhay. Ano yan? Yung mga laruan kayong baon. Huwag mong paingayin, ha? Okay, nasa na ako. So, yung ibang, katulad dito kasi, kayo mga bata pa kayo. Pero sa amin, yung mga, bay, kahit yung mga bata, sinabihan ka, huwag kang maingay. Okay? Mag-aral ka. Yan dapat mong gawin, hindi mo ginawa ngayon. Sinong maaasal sa'yo? Yung nanay mo, di ba? So, ang Diyos, mayroong pinapagawa sa atin. Nakita natin yung mga churches, iba doon, nakalimutan nila, nagkamali na sila. So, pinapaalalahanan sila ng Diyos. So, parang tayo din, pinapalalahanan tayo. Okay, doon nakita natin yung 7 churches and then sa Revelation 4, anong nangyari doon? Vision of heaven sa 4 and 5. Okay, nakita natin doon yung mga describe, yung Diyos, yung mga angels, yung mga elders, okay, si Jesus, yung Lamb. It's last week, yung seals na yan. Yung actually, book. Okay, meron siyang seal. So, ngayon kasi, dito maintindihan, ito na lang. Yung dati, yung mga scrolls, maganda kasi yung book natin ngayon, nakabind, di ba? Ang daling basahin. So, sa kanila po, hindi pa nila kaya, wala pa sila makinari na kaya gumawa ng ganito. So, ginagawa nila, meron lang sila mga sheets ng paper, papayri, ganun yung sa mga nauso sa kanila. Papel lang yun, yung nasusulatan nila. So, paano nila i-compile to? Pagsasama-samahin nila, kasi bibilot nila. Okay? Yan ha. Live demonstration to. Sino may kandila, Nay? Kandila, tsaka lighter. Kandila, tsaka lighter. So, ito ay parang ganito yung scroll ngayon, okay? So, ito yung sermon kanina, last week. Okay? So, paano mo mababasa to? So, syempre, bubuksan mo, di ba? So, sa kanila, malalaki yun para makasulat sila ng medyo mahaba. Okay? Pero, pag binilot yan, kunwari, ipapahatid ko to kay Ken. Hatid mo nga kay Ken. Papasa kay Ken. Basa mo lang. Yan, okay. So, mabasahin ni Ken ngayon. Yan, ganun dati sila. Pero, bago yun, oh, sige, pakibigay ulit sa akin. Kasi nanay, hindi pa nakaano. Para lang maalala niyo mga bata.
Oh, mababait ito, walang bumasa, di ba? Okay, kunwari lang, si... Oh, sige, bigay mo yan kay... kay Jero. Bigay mo ulit. Pero gusto mong basahin ka na, bigay mo ulit kay Rain. Kasi Rain ngayon, ay, ano kayo nakasulat dito? Tiningnan. Okay. Naku, dito pala yung ano. Dito pala yung bank account ni ano. Password. So, hindi mo nabibigay, di ba? Hindi mo nabibigay doon. Gagawin mo. Gagamitin mo na, di ba? Okay. Sige, balik mo ulit sa akin. Ano na, wala? Paano tayo nagkandila dati? Okay. So, ang gagawin nila? So, ganun nila. Ano to? Scroll. Okay, very good. Pag maraming sheets yan, pwede nilang tawagin yung book. Okay, sorry. Eh, ito na. Ang dami ko ng sheets, no? Sheets tawag yan, di ba? Dami na. Ngayon ako dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages na. Dami na nito. Ilang libro na kasha dito sa 7 pages ng papel. Ano ako dito? Ayan, dami ko na. So, meron akong 7 pages. Ilang libro na to? Depende kung gaano kahaba yung ano na. So, pero kasha na dito yung isang libro, di ba? So, ano na, wala. Gahanap. Okay, so ganito po yung nasa chapter 5, libro siya. At ito ay mga seal. Sinabing seal, ito ay nakasilyado. Hindi mo basta-basta pwedeng buksan. Kanina, nabuksan ni Rain, di ba? Kasi walang seal. Pasa mo lang. Ano naman ito? Diba? So ngayon, yung mga documents sa kanila, sinisil. Ngayon, ito pa ba yun? Kaya sabi dyan, seal. And I saw when the Lamb opened one of the seals, binubuksan niya na, and I heard that it, as it were, a noise of thunder, one of the four beasts. Naalala niyo pa yung four beasts? Ano yung tsura ng four beasts? Mga parang mga giant. Four giant. Yung mga mayroong mukha ng tao, may mukha ng agila, may baka, saka ano pinakalimutan ko? Bear? Marami silang ano, di ba? Maraming mata, maraming pakpak, anim. Okay. So, para silang mga angelic being. Ngayon, nung bubuksan na ng, sino yung Lamb? Sino yung Lamb of God? Si Jesus. Okay. So, nung una, sa chapter 5, walang magbukas. Kasi walang karapat-dapat. So, nabagit ko sa inyo kanina, kung nakasulat dito sa book, ay napakahalaga, seselyuhan ko talaga yan, sisiguraduhin kung walang makakabukas. So, ngayon kasi modern na tayo, di ba? Sa ako na, yung tablet, may password na. So, pwede bang? Pwedeng touchscreen. Pwedeng fingerprints. So, yun yung mga security ngayon. So, kung di mo alam yung password, hindi tayo pareho ng fingerprint, hindi mo bubuksan. Diba? So, ano yung mga sinisecure natin ngayon? Siyempre, sa bangko, diba? Hindi ka basta pwede mag-withdraw. O, akin na nga yung pera ni, ano, ako si, ano, Jose Sambo, ako yun. Kunwari lang. O, kaya si Bill Gates, ako si Bill Gates. Pwede bang mag-withdraw ako sa bangko ni Bill Gates? Pwede ka bang gawin yun? Hindi basta-basta. Ano yung hihingin sa akin? Marami yan. Pwede mga papel, password, and such things. Kasi secured yun. So, sa kanila dati, ganun lang, sineselyohan lang. So, hindi mo mabubuksan pag hindi ikaw yung dapat magbukas. Okay? So, yun na yun. Ngayon, anong mangyayari pag ito'y binuksan? So, ito na nga. Sa verse 1, malalaman mo yung nakasulat. Okay? So, and I saw, so binuksan na yung una, ilan yung seals?
7. So, binuksan yung isang seal. So, hindi sinabi kasi yung mga drawing kasi nakalagay 7 seals. Magkakatabi. Pero iba, pinopropose nila, malamang hindi ganun. Kunwari. Ah, si Elijah. Sinundo na. Okay. So, yung parang nakikita ko dito, may nagsabi rin, I believe ganun yung case eh. So, may seal sa isang side, tapos pag inalis mo yon, mababasa mo yung ibang parte. Okay? Tapos, may seal na naman, then mababasa mo na naman isang parte. Ganun yung ano natin, kasi bakit 7 seals? Tapos, may nangyayari after buksan yan. Okay? Pwedeng ganun. Okay? So, nung binuksan yung unang seal, may narinig siyang ingay. Okay? So, kanina, maingay kayo, di ba? Ngayon, maingay pa rin si Arnel. Pero hindi ganun, mas maingay pa dun. Sabi dito, kagaya ng isang kulog. Alam niyo yung kulog? Apo. Takot tayo dyan eh, di ba? Apo. Bakit? Kasi baka... Maingay. Tsaka may kasamang kidlat yun eh. Okay? Okay, so titingnan niya. So tinawag siya nung one of the four bees. Titingnan niya. And nakita niya ito. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So, hindi pa pala kompleto yung aking introduction. So, yung mga binabasa natin ngayon, ito yung pangitain mangyayari in the future. So, ang dami na po nag-aaral nito. Mga nag-aaral nito, ano kaya ibig sabihin ng horse? Ano ibig sabihin ng book? Ano yung seal? Ano yan? Kasi obviously, hindi ito nakikita lang, tapos sinabi lang, walang say-sayo kung end times, binibigay sa atin ang detalyeng ganito, tapos, ano naman pakialam ko kung may horse, may bow, at may crown. Di ba? Parang yung last natin. So, yung si Jesus, in-describe natin yun, di ba? Yung, ano yung buhok niya? White as wool. Di ba? Ano yung sabihin ngayon? Nabanggit natin, yung matalino. Diba? At saka ang tawag din sa kanya Ancient of Days sa Daniel. Kasi matanda na siya na matalino. Marami siyang nalalaman. Yun yung mga symbolism nun eh. Tapos yung eyes, yung mata niya, anong meron sa mata niya? Nagliliyab, diba? Sa apoy. Ano yung sabihin nun? May ibig sabihin lahat yun. Okay? So ngayon, anong ibig sabihin? Possible na ibig sabihin ng white horse. Okay? So, bibigyan ko na sa inyo yung interpretation ko ha, kasi sinama-sama ko na yung mga interpretation ng iba at ano yung interpretation na mas swak dito. So, I believe ito ay yung Antichrist. Bakit? Later sa Revelation 19, si Jesus ay, tignan na natin ha, si Jesus ay nakasakay sa an? Asan na yan? Ito. Hindi. Ito, yan. Okay. So, ito yung mangyayari sa Revelation 19. Darating si Jesus. Saan siya nakasakay? Nakasakay siya sa white horse at yung mga kasama niya sa white horse. So, kaya bakit sinabi ko Antichrist to? Kasi, sa ating pag-aaral, yung Antichrist, pag sinabi Antichrist, bukod sa laban siya sa Diyos, ginagaya niya si Jesus. Okay, ganyan ang tandaan niyo yan ha, mga bata. Antichrist, ginagaya si Jesus. Gaya-gaya. So, pag ginaya niya si Jesus ba siya? Hindi. Ginagaya lang eh, di ba? Kaya minsan, baka makita niyo yung mga post ko, itong mga to, ina-add ako sa Facebook. Ba't galit ako kay Pope? Ganyan. Kasi nagtuturo sila ng mali. Di ba? So, sinasabi din ni Pope, siya ay the vicar of Christ. Siya daw yung representative ni Jesus dito sa lupa. Imagine mo yun. Ganun din si Kibuloy. So talagang magagalit ka, di ba? Kaya ang tawag natin niya, Antichrist. Ginagaya si Jesus, pero hindi naman sila si Jesus. Bakit nila ginagaya si Jesus? Para manloko.
Kasi si Jesus ay makapangyarihan, di ba? Marami siyang followers kasi talaga namang mabuti siya eh. Nag-follow yung mga tao sa kanya, yung ibang loko-loko gusto makisakay doon. Ay, nag-follow sila sa akin, oh. Sige, ako yung Kristo ngayon, sumunod kayo sa akin. Ganyan ang utak ng mga yan. Antichrist, okay? Kaya ngayon, habang tayo sa Revelation 6, I believe ito yung may nakita raw siya, kung sino man yun, ito yung nakasakay din sa white horse, at siya yung nakasakay doon. Siyempre, meron siyang dalawa, no? May bow and crown. So, ang symbolize ng crown, last time, nalala nyo, is royalty, di ba? Tsaka power, authority. Sino yung may mga crown? Sa panahon natin ngayon, yung Miss Universe, yun lang alam natin eh. Pero dati talaga, ang inukulunahan, mga hari. Ibig sabihin nun, makapangyarihan sila. Okay? So, pero sabi dyan, a crown was given to him. So, kung sino man to, hindi binanggit. Okay? Basta, siya'y magiging makapangyarihan at ang gagawin niya, he went forth conquering and to conquer. Ngayon, iba dito, ginagawang issue yung sabi dito, bow, wala akong sinabing arrow. So, wala pa ako na, hindi ko napansin yun. Okay? Napansin ko lang kasi nasa sinasabi nila. So, pwedeng sabihin dito, ano siya? Ang way ng pag-conquer niya is alam niyo na mga bata, nag-ML kayo, di ba? Aminin niyo na. Sabihin, anong tawag doon sa mga mili, yung nasa, di ba, sa harapan, di ba? Anong tawag doon sa nasa likod lang? Ha? Mga long range, di ba? Ibig sabihin, kaya mong patayin yung kalaban mo kahit malayo ka. So, yun yung, mga bow, di ba? Pag malapitan na, hindi na yung gaganon. So isa yung pwedeng i-symbolize itong taong to hindi siya nakikipagdigma ng harapan, ang lakas niya nasa malayuan. Okay, tinitira niya sa malayo. So mayroon ba mga taong ganun? May alam ba kayo mga pangyarihan tao na hindi siya yung nakikipagdigma minsan? Sino? O sino nga? Tama yun. See? Oh, very good, di ba? Si Duterte, hindi makipagbarilan sa'yo yun. Pero pag tinira siya ng ABS-CBN, tinira siya ng Rappler, ano ginawa niya? Di ba? Ginamitan niya ng technicality, yung ibang tao, ang pinag-research niya, ano pwede nating dito, iba to dito. Meron palang problema sa kontrata, yun. Sa pool, di ba? Ganun ang labanan ngayon. Ngayon, itong mga to, meron kami kilala, mga preacher din, katulad natin, katulad ko. Nag-preach sila ng totoo, marami na ikinig sa kanya. Okay? So, ina-upload niya rin sa YouTube. So, yung mga tao, nakikinig yung katotohanan. Okay? So, ayaw nila niya, kahit yung mga president na yan. So, ginawa nila, shinut down nila yung channel. O, yung iba naman, di ba, yung YouTube kasi kahit sino pwede mag-upload. Sino nag-upload sa YouTube? Wala. Sino nagla-live sa Facebook? Wala. Bukod sa akin, siyempre. Okay, so ngayon, maganda ngayon, kahit sino halos, di ba, pwede. Pero, pag may sinabi ka dyan, na hindi nila gusto yung mga kapangyarihan tao, ano gagawin nila? May kakausapin lang yan, papatayin yung online presence mo. Okay? So, pwede kang i-shut down yung channel mo. Pwede burahin yung mga video mo sa internet. So, ganyan ang labanan ngayon. So, bakit ko pinapaintindi sa inyo yan? Kasi nga, nangyayari na yan na yung mga makapangyarihan tao, pinapractice na nila yan. So, kaya ang makikita natin din, yung antichrist na to, makapangyarihan to sa mga ganyan, gumising ka nga, daldal ka naman. Si talaga, oh. So, ang ginagawa nila, masyado pa malalim. Kaya mababaw ko na nga pa sa inyo, eh. So, may mga tao na, sobrang makapangyarihan nila. Kunwari, gusto kong medyo, papatay ka. Pwede ka nang papatay. Hindi siya yung papatay sa'yo kasi pag nakahuli sa kanya, hindi siya yung mahuhuli, di ba? So, ganun sila katalino. Ginagamit lang nila yung mga galamay nila, yung mga kawal nila. Okay? So, hindi yung sa atin. Kaya, nilalarawan dito na siguro para yung mga matalino nga maging
magmatsyag tayo, hindi tayo basta-basta rin, alam mo na, walang pag-asa kasi hindi ka nag-aral eh. I believe, kaya binibigay ng Panginoon to in symbolism para makapaghanda tayo at the same time, ginagawa natin yung kalooban niya, nakapaghanda tayo, pinipis natin yung katotohanan, tapos, yung mga tao, yun nga, nai-informed. Okay? Kasi especially yung mga matalino din, gustong alam nilang sagot sa Bible, aaralin din nila to. Okay, so pag sumakto ngayon yung interpretation, alam mo, sakto yun, totoo yun. So I believe, ganun yun. May tao magiging makapangyarihan. Ito yung Antichrist, gagayahin niya si Jesus. Pero ang gagawin niya, dahil Antichrist siya, hindi mabuti. Okay? Sabi dito siya ay magka-counter. Gusto niyo ba sakupin yung Pilipinas? Sino yung mga bansa natin na nananakop? Anong objective nila? Hindi naman mabuti, di ba? Alam natin, mga Pilipino tayo, history nyo. Kaya tayo sinakop ng Kastila, in-exploit yung ating resources, pati mga tao. So, ganun din yung Africa, Huawei Africa. Talagang in-exploit yung kanilang place. So, hindi po ito, ano, ngayon, yung China, ngayon, sinong gusto ng China dito? Idol nyo ba yung China? Eh, si Duterte, idol nyo? Ha? Sinong DDS dito? Ano na alam nyo yan, ha? Ha? Ah, kala ko DDS. Walang alokohan, ha? So yan si Duterte, di ba baw yan sa China, eh? Kasi nga alam niya, makapangyarihan. Kaso tayo kawawa. Duruin mo, sinasakop na tayo. Okay lang. Di ba? Anyway, so ganito yung mga loko-lokong tao. Gusto nila sakupin yung ibang hindi naman binigay sa kanila ng Diyos na bansa, na kapangyarihan. Hindi sapat yung kapangyarihan ko yun. Dapat kunin ko pa yung iba. Mangyayari yan. Yan natin pinag-aaralan. Paghandaan natin. Pag nakikita natin yan, yung kilos ng ibang bansa, talagang sinasakop. Alam nyo yung spratlist, di ba? Tinayuan ng China yun. Narinig nyo lagi sa balita. Unti-unti na tayong sinasakop. Nagpapakita ng kapangyarihan yan. Ganun ang ginagawa niya mga yan. So again, sinasabi, Pastor, anong gusto mo mangyari? Makipaglaban ba tayo doon? Patayin natin ang mga Chinese? Hindi ganun. Sinasabi ko ito, aralin natin, malaman natin yung pagkilos ng mga taong wala sa Diyos para ma-aware tayo na lalo natin gawin yung kalooban ng Diyos. Kasi nangyayari yung sinasabi niya dito eh. So hindi ito biro-biro. Yung pwedeng ipahaba, baka mo silang magsakupan. Ano ko pa rin dyan? Tawag dito, involved tayo. May involved at may involved tayo. Kung di ikaw, mahal mo sa buhay. Yung mga mahal mo sa buhay na hindi paligtas. Diba? Ang dali nilang lolokohin ng Antichrist. Bakit? Di nalang yung salita ng Diyos eh. Kaya inaaral natin yan. Okay? So, konting time na lang. Verse lang tayo. And when you open, ano yung first seal ulit? Yung man in the white horse. So ito ay Antichrist, I believe. Siya ay may bow. Meron siyang kapangyarihan at siya ay magkakangker. Loko-loko yan. Mas ginagaya niya si Jesus. So banggitin ko na rin lang yung mga ibang mga false teacher, false religion. Anong ginagamit nila? Sabi nung mga Kastila sa atin. Sa history natin. Diba ginamit din yung Catholicism? Ginamit nilang tool para yung mga Pilipino ay mag-submit. Tuturuan tayo ng tama, tapos mayroon silang gagawing mali. Okay? Sabagay, mga bata pa kasi nang tapos na ng ano, wala pang high school dito, college. Okay. So, maaaral niya, mga bata. Isa sa mga ginawa, sinong pinaka, ano natin, pambansang bayani? Si? Zeus. Sino? Jose Rizal. Anong ginawa ni Jose Rizal? Sakripisyo siya ng buhay. Anong ginawa niya nga para siya magsakripisyo? Bakit nagalit? Bakit siya pinatay? Para maligtas siya. O anong ginawa niya? Pakamatay. Hindi siya. Pinatay siya ng kalaban. Pinatay. Bakit niya siya inuli? Okay, nagsulat lang siya. Pero yung sinulat niya, hindi basta-basta. Kasi ito yung tandaan nyo to. Kaya gusto ko din yung kahit ang parang si Rizal eh. Matalino eh. So, ang hirap i-organize ng tao. Diba?
So, paano ma-organize yung tao? Kailangan malaman ng tao yung dapat nilang malaman. At ang napakalalim na nung panluloko ginawa sa atin ng Kastila, anong ginawa? Paano niya mabubuhay yung ating ano? Patriotism, tinatawag. Yung sinulat niya, mababasa niya pag high school niyo. Third year, tsaka fourth year. Okay? Kaya ang galingan niyo magbasa, mga bata. Ito, laro na naman ito. Kaya yung pinapaaral sa inyo ni Ma'am Mia, no, Ma'am Joanne, importante yan. Alam ko, mahirap minsan mag-aral. Pero pag matalino ka, marami kang magagawa para sa ibang tao. Amen? Amen. Inukwento ko na kasi yung buod eh. So, ang ginawa ni Rizal, nagsulat siya ng mga nobela at syempre, ibang bagay pa. Yung nobela talaga, pag nabasa mo, kahit wala kang pakialam. Pag nabasa mo yung panluloko ng mga Kastila, ginamit nila yung religion, okay, ang Christianity. Siyempre, yung totoong Christianity, hindi gagawin yung ginawa nila eh. Pero sila, sobrang talagang loko-loko nitong mga ito. Biro mo, gagamitin pa yung religion, yung salita ng Diyos para manloko ng tao. Gano'ng kaloko-loko yun? Sino kanito kanina umaga? Ayan, di ba? Na yung topic natin, yung friend and foe, di ba? Yung mga Hudyo yung kalaban doon. Pero sa atin, mga Kastila, ginamit nila, di ba, yung religion laban sa atin. Kaya yung ano, yung mga tao, okay na yan, bayaan mo nang pagharihan tayo ng Kastila. Total, dinala naman sila dito si Jesus eh. Yun ang totoo, nakakalungkot. Pero pag nabasa niyo sinulat ni Rizal, yung marami sa tao na nabuhayan ng loob na maghimagsik. Kasi nga, niloloko tayo nitong mga to. Okay? So kaya ganun din po yung pagkakasulat ng Bible. Mas matindi to, itong ginawa ng Diyos ngayon para sa atin naman. Ang kailangan mag-rebelde tayo hindi sa government, normal government, sa human government, pero sa mundo, basically. Pag sinasabi sa'yo ng mundo, okay lang yan, maging makulit, okay lang yan maging, ano bang inunvolve ng mga, ano ngayon, sa libutan, okay lang yung mga witch, okay lang yung mga bakla, di ba, ilang programa ng ABS-CBN, saka GMA, ayun yung sa libutan, sila yung sikat. Si Duterte, okay lang yung bakla, ano pang ano, okay lang yung abortion, okay ba yung abortion? Pinapatay yung mga baby? Kasi mga loko-loko yung mga lalaki, babae na yan, di ba, hindi naman sila mag-asawa, mag-asama sila. Eh, nagkaroon ng baby, ganun kasi yan eh. Papatayin nila yun, tama ba yun? Hindi. Pero yung sasabihin sa'yo ng ano, media, ganun ang sasabihin sa'yo ng mga liberal. So, paano mamumulat yung utak mo na mali yan? Eh, kasi pastor lang banat ng banat dito, may magagawa. Di, kaso pag wala, yung sinasabi ko, hindi naka, ano, sa salita ng Diyos, hindi ko kaya kayong gisingin, di ba? Na magawin yung tama, okay? So, medyo hindi na matapos to kasi doon pala tayo sa introduction. Yung mga symbolism ng Revelation. Bakit ganito sinulat? Bakit kwento-kwento pa siya dyan? Parang ganun. Yung sa Elfili, ganun ginawa nila sa No Limit Angel eh. Nagkwento siya ng isang may isang bida doon, tapos yung nangyari sa buhay niya, syempre typical na nangyayari sa mga Pilipino nung time na yon. Niloloko sila, okay? Ginagamit sila, nandang huli, di-discard sila. May iba doon, pinatay, iba niloko, kahit yung mga ano doon, mga Pilipinong pare, ganun din. Niloko rin sila. So, pwede muna tayo. May question ba kayo? Kado malalim eh, no? Sana hindi kayo naboboring mga bata. Susubukan kong abutin kung nasaan kayo. At yung mga advanced din, syempre, kailangan nyo rin matuto. So, bibigay natin yung mensahe na maintindihan nyo. May question ba? Okay ba kayo mga bata? Pwede ba kayo ng mga Sunday morning dito? Subukan nyo rin ha. Para maganda kasi yung Sunday morning. Sunday evening, ganito, medyo malalim. May question ba? Nilalamig ba kayo? Malaki ng jacket. Adi ba nilalamig? Gusto kayo mga banat nito rin ko eh. Walang tawa na Zeus? Seven. Seven ka na? Kasi yung aming aircon, wala nang ano eh. Walang adjustment, ha? Kaya jacket na lang kayo. Ah, sige, walang tanong? Wala. Ah, sige. Anong mo? Ano oras bukas? Iba naman yan eh. Punta ka dito ng ano oras na eh. Mga 2:30 na lang.
Para makapagpahinga ang konti. Ha? Pupunta dito yung... Ito sasama daw eh. Dito. Pupunta tayo sa kanila. Gusto sumama ni Miguel. Kailan mo si Miguel? Sisigil. Okay. So alam na lang. Sige, sige. Okay, sige. Wala nang tanong iba sa Bible. Wala nang tanong? Wala po. Okay. Ngayon sa umaga, doon ako sa inyo, ha? Samahan niyo rin kami, ha? Huwag kami dalawa, ha? Kami-kami lang. Oh. Okay, bakit nagkaroon ng Bible? Sinulat niya yun para matuto yung tao. Sa example, ako, may nakalimutan akong detalye. Pag nakasulat, hindi madaling burahin, di ba? Pwede mong balikan. Ano ba ang tanong mo? Malalim eh. In-explain ko kanina. Okay. Sige. Hindi mo kuha ng agad-agad yan eh. So, alas 5 na po. Sige, let's pray. Kakanta tayo mamaya. So, may Panginoon, maraming salamat. Kahit medyo malalim ito, but we pray na mga batang ito, Panginoon, makinig sila, ma-familiarize sila sa terms ng inyong Bible, Panginoon, ng salita. Pray na kayo pong ikilos sa inyong lingkod, sa inyong mga nakikinig dito, mga bisita rin namin. Nawa, Panginoon, mahalin nila inyong salita dahil ito po'y napaka-ganda, makapangyarihan, makatotohanan. We pray na magkaroon po yung attention, Panginoon, na medyo kulang yung mga bata. We pray na sila po'y matulungan, mag-behave, Panginoon, manatili. Kung saan sila dapat makinig sa tulungan at po sila. In Jesus' name we pray. Amen.